ng Diyos ng mga pananaranasan niya. Hanggang sa huli, naroon po yung pagpapakita ng Panginoon sa mga gusto na panggawin sa linggo ng Diyos at sa Panginoon. Ganon inamin ang buhay ni Pastor Ramel. At ngayon, alam ko na lahat tayo na narito, alam tayo yan. At nais ko pong tawagin kayo para i-share sa bawat isa dahil hindi alam ng bawat isa kung ano yung mga bagay na nagawa ng isang Pastor Ramel sa buhay ng ibang tao na narito. Amen. Tawagin ko naman po si Pastor Ramel. Siya po ay isang inspiration ko. Gawin ko na
salamat sa inspirasyon ko. Alaman ko yung fan mantis siya, siya po ay malambing. Meron po siya doon eh, na isang bagay na kailangan ng mga lingkod ng Diyos. Na yung parang mabibigal ang problema, nawawala po yung saliti pa lang niya. So, yun po yun. Being calm at saka still sa mga problema na mga nabubuhin sa kanya. Kaya sa last po ang mabibigal sa lahat sa Tulog. In behalf of Bulacan Church, kami po yung mabati ng pagpala ng isang gabi. Praise God. Tawagin ko rin po si Auntie Maricel. Tanahin ko lang po yung mga taga, mga madalayang lugar. Kaya pag po kasi sila ng Bulacan at mayroon pa tayong nagbula ng mga ibang sila. Sa magpapalang gabi po, si Pastor Abel, naalala ko po siya isang mabuti kina sa amin. Kung bakit po kami nakakatayo pa sa hanggang ngayon dahil po sa kanya. At sa isa po siya yung dahilan kung bakit po kami nagiging matatag. Kasi po yung mga inipar po talaga niya sa amin na kahit ano daw po mangyari sa gawain, sa mga tao, sa mga paligid, talaga magpakatatag ang daw po kami. At minsan nga po kaya po nasabi rin sa siyang mabuting ina. Minsan po ay meron din pagkakaunawa sa church, katulad po namin. Mag best friend, no? Alam niyo po ba yung ginawa na po sa amin, dinig niya po kami one by one. Una niya po dinig yung aking best friend, tapos susunod na panahon, ako naman po yung dinig niya. Sabi niya po sa amin, alam mo ba na walang magtatapos sa inyo dahil pareho po yung dinig. At iyon ay para sa reconciliation nyo. Tapos alam niyo po ba, magmula po na yung best friend ko po ay talagang hanggang ngayon talaga ay siya po yung pinangahawakan namin na sabi po namin yung aral po talaga ni Pastor Labet sa amin bilang nanay na pangahawakan po namin para pag kami naman po yung may hahawakan na rin na gagawin namin anak sa church ay yun din po mga sinabi na po sa amin ang amin po ibibigay sa handa. At saka po talaga po yung mga kahirapan ng paglilingkod, sabi niya po ay huwag pong pakihinayakin ang mga ginawa po namin para sa Panginoon dahil yun po ay ginawa namin sa Panginoon. So, tinesure po talaga namin yung mga sinasabi niya. Kaya po, kahit ano pong dinadanas namin kahirapan niya sa paglilingkod sa Panginoon, ay alam na po namin dadanasin namin dahil inunan niya na po sinabi po sa amin lahat yun. So, isa po siya talaga sa sinasabi po namin, mentor po namin. So, pag pinabangin po namin siya sa church, sabi nila, hindi na po namin kilala yun. Pero, kaya po namin siya sinasabi, gusto namin po namin, bigyan din po siya ng karangalan sa buhay po namin na isa po siya sa naging mentor po namin para maging matatag po kami sa paglilingkod sa Panginoon. So, salamat po sa kanyang buhay. At talaga naman po bago pag Mother's Day, tinetext ko po siya na Pastora, gusto po namin kayo daw dalawin. Sabi niya, huwag na. Sabi ko, sige na po. Alam niyo naman po talaga na kapi ay bigla-bigla sumusulpon sa inyo. Kasi isa po, kinukuha po namin yung address sa kanya. Akala niya po kung bakit nag-a-address lang po kami ng best friend namin. Tapos nabibigla na lang po siya na nandun na kami. Kaya alam niya po na kami si mga pakasunod bahay magkaibigan. Kasi nga po ay kilala niya po kami na parang cowboy na bigla-bigla po kami sumusulit sa bahay niya. So, itong pangatlong lipat niya, sabi niya, huwag na talaga. Huwag na kasi alam ko na, susugod na naman kayo. Sabi ko, sige po, bahala po kayo. Sabi niya po sa akin sa text. So, yan, salamat po sa kanyang buhay talaga. Pastor Abel, sabi namin kanina, hindi na po kami iya kasi nung una, nung medyo nagkamali po yung text sa amin, ang sabi po ay siya yung namatay. Yung po pala yung asawa niya po. So, pupunta po talaga kami nung mga time na yun. Kaya lang po, medyo na-hospital po yung brother husband ni Pastor Alex. So, hindi po kami na nakarating nung patay po yung asawa niya. So, nung po meron na po, ay yung mga kapatiran po doon si Sister Patan.
sinasabi namin, pagdating doon, wala nang iyakan. Kasi ano, siyempre, ang isipin na lang po natin yung magagandang bagay po na nagawa na sa buhay natin. At sa akin po, sa part ko po, siguro po hindi ko po makikita yung mga paghihirap na kasi yun po yung ayaw na siguro ipakita sa akin dahil ang nakikita ko na lang po yung isang matatag na pastora, isang mabait na nanay at saka talagang mabuting mentor. So salamat sa buhay ni Pastora Bel. Salamat po mula po sa Bulacan na mga anak na salamat po sa kanyang buhay. Sa Diyos po ako po yan. Sige, patawagin po naman po si Pastora Banjo para sa mga sasabihin mo. Praise. The best effective in one-on-one na
pakikipag-usap sa mga lupa. Tama na nangaral ka sa likod ng pulpito, pero iba pa, iba ang lakas ng walwalwal. So yun ang natatandaan ko po. Tapos, marami po. Pero nung, isa pa po natatandaan ko po, nung camp meeting, 3 days camp meeting sa Pampanga. Kasi nung, before na ang 3 days camp meeting, unang-una po na 3 days camp meeting po ginanap, napunta po ko nun sa, ito sa may, tinahanan ko dito sa, dito sa Istanbul, dito sa may, ano eh. Tinuruan niya po ako kung paano, kasi first time kumakawag, mag-aasang mag-prepare ng 3 days camp meeting sa Pampanga po kasi ginanap. Binigay niya sa akin ganito-ganito, sabi niya, ano. So, pinakita ko lang po. Ngayon, kung nato na kami sa 3 days camp meeting, nato kasi nasumama po siya dun eh, na natuturo, ako natuturo si ang lingko ng Diyos ang gabi na po, lakas ng amoy niya, lakas ng kapangyari ng Diyos. Nandun ako sa labas, si Pastora Ben, si Ate Ben, ay nandun sa kwarto. Nangusap sa akin ng Panginoon, puntahan mo ang aking pinto. Pagpapaspas ka ng pilag, ipalagay mo ang kamay niya sa pusan, sa ulo. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, pero iba na po yung nararamdaman ko. Tapos pinuntahan ko siya, ako pumunta ako, umiiyak ako. Tapos nagdarapan ko si Pastora Ben, umiiyak na rin, kasi lakas naman talaga ng kapangyari ng Diyos. Iba po talaga yung anointing talaga na dumadayo ng 3 days camp na yun sa buhay ng lipo ng Diyos. Talagang grabe, paglapit ko kay Pastora Ben, inaamat ko siya, inuha ko ang kamay niya, pinapalo ko sa ulo. Tapos nagyakap ang kami. Ito po ang sabi niya sa akin. Pastora Ben, hindi ko alam kung nagkailan pa. Parang gusto niya nagpapaalam siya. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Number one, unang-unang pinabihin ko sa iyo, mahalin mo ang lingko ng Diyos. Mahalin mo siya. Ano man ang mga pagtutuwi, ano man ang mga sinasabi ng aming radyo. Huwag mo kahit siya, kahit ano pa ang sabihin niya pa bilang siya ay ama natin. Mahalin mo siya. Habang sinasabi mo yun, tumutara ng malahit sa akin. Tapos ang sabi niya, huwag mong papapilaan ang mga lupa. Magpakatatagay, magpakalakas kayo. Ikaw na bahala sa lingko ng Diyos. So nakita ko, eh Pastor, Pastor Rabel, mahal niya ang lingko ng Diyos. Mataas ang tingin niya sa lingko ng Diyos, mataas ang pagkalan niya kay Pastor Ricardo ni Carillo. Yun ang maramdaman ko. Sabi ko ka, Ate Ben, opo, hindi po kayo mabibigo. Tapos, tinagal niya yung kamay niya sa akin. At marami ang pera na binigay sa akin ng Panginoon sa buhay ng Pastor Ben. Tapos, nung sa ako din yung nakukuli namin sa kasasya ni Pastor Michael. Kaya marami yung narin na inaanak sa Pastor Ben sa Kingdom of Jesus Fellowship. Kasi talaga nanay siya talaga. Isa sa sana nanay. Pero alam niyo po ba, dito namatay yung asawa niya si Kuya Rene. Ipinuntahan ko siya sa kotse. Kasi sabi niya, basta mapuntahan ko sa Pastora Ben. Pinuntahan ko siya, iyakap ko siya. Alam niyo, sabi nga kay Kuya Erin, kasi nasuhin mo ang lingko ng Diyos.
ang lingkod ng Diyos. Anong katata? Di ko alam na yun ang alam ang muling yakap ko kay Pastor Abel. Tapos ang usan sa Pampanga may paisin. Tumawag si Pastor Abel sa akin. Sabi niya sa akin, umiyak ka ng marami. Siyempre, bilang tao, umiyak. Pero ito ang sinabi ko sa lingkod ng Diyos. Di masama umiyak. Pero sa akin, Pastor, ang pagluha at pag-iyak kay Pastor Abel, ito ang sa akin. Pagkaroon lang ng kabuluhan ng pagluha mo kay Pastor Rabin ang hinikilala natin pina, nakatulong sa atin kung susundan natin ang yabang Pastor Rabin. At lahat ng itinuro niya, lahat ng sinabi niya, pinayo niya, kung yun ay sinabuhay at nilakara namin. At kung ano yung paninindigan niya at pagmamahal niya sa kita, lahat na sa hiko ay kung tutulatan natin si Pastor Abel, yun ang effective na magluha. Kaya tunong naman sa coach talaga, kitang-kita ko yung concern niya. Sa lingkod ng Diyos, akala hindi. Kasi namimigay ng santo sa kamerenda. Tapos ete, hindi na sila. So, lingkod ng Diyos, ang kingdom of Jesus. Ang mga kapatid, yun ang puso niya, Pastor Abel. Ang anumang mga sinasabi ng Diyos sa kanya.
Salamat sa buhay. Yan, ngayon, tapos ko, talaga sa buhay. Tawagin ko lang sa Ate Priscilla Guzman para sa kanyang mga nanay sa medyo ilang kanto lang dati yung tirahan niya.
pagdalaw sa kanya at naiintindihan naman niya yun. Pero natutuwa ako sa kanya kasi talagang hindi niya ako nalilimutan na paalalahanan. Hindi niya ako nalilimutan na sabihan kung kamusta ka na. Pero